Dinala kami ng maliit na barko mula Constantinople papuntang dalampasigan ng isla ng Prinkipo. Hindi gaanong karamihan ang sakay ng pampasaherong barko. Sakay nito ang isang pamilya na taga Poland, isang ama, isang ina, at kanyang babaeng anak at ang kanyang mapapangasawa. Ilang minuto bago umalis ang aming barko, ay may isang lalaking sumakay. Muntik na siyang maiwan ang barko. Ang lalaki ay mula sa bansang Greece. Napapansin kong may kabataan ang itsura nito. Siguro, siya ay isang pintor dahil sa kanyang mga dalang gamit na pangguhit. May dala siyang papel at iba't ibang klase ng lapis. Maputla ang kanyang muka at ang itim na mga mata ay kapansin-pansin sa kanya. Sa ilang sandali ay naging interesado ako sa kanya dahil sa dami ng kanyang nalalamang kasaysayan sa mga islang aming nadaraanan. Pero dumaan ng ilang oras ay napapansin kong sobra na ang daldal nito, kaya mas pinili kong umalis na. Tinungo ko ang ibang bahagi ng barko at kinausap ang mag-asawang taga Poland. Mapapansin kong mababait ang mag-asawa at may mabubuting ugali. Ang nobyo naman ng kanilang anak na babae ay makisig at may itsura. Inilaan nila ang kanilang bakasyon para sa kanilang anak na babae na mapapansing may sakit. Ang kanilang anak ay maputla na parang kakagaling lamang mula sa isang malubhang sakit o marahil ay may iniindang malubhang karamdaman. Ang ulo ng babae ay nakasandal sa dibdib ng kanyang nobyo. At sa bawat takbang nilang dalawa, ay agad na papagod ang babae. Iniupo ng lalaki ang kanyang nobya sa isang upuan. May ibinulong ang babae sa lalaki. Ngunit, hindi ito natuloy dahil naputol ito ng matinding ubo. Sa rekomendasyon ng pintor na aming nakilala, ay tinungo namin ang isang hotel na nakatayo sa itaas ng isang burol. Hindi na siya sumabay sa amin nang dumating kami sa isla ng Prinkipo. Ang tagapag-alaga ng hotel ay isang Frenchman at ang kanyang hotel ay napakaganda. Ito ay may disenyo at dekorasyon ng mga hotel na makikita ko sa Pransya. Ako ay kumain ng agahan kasama ang pamilya ng taga Poland at pagkatapos nito ay naupo kami sa damuhan sa tuktok ng bundok. Muli kong nakita ang pintor at kami ay kinumusta. Umalis naman siya agad upang mapag-isa. Lumayo siya ilang metro mula sa aming kinauupuan. Binuksan niya ang kanyang dala at inilabas ang papel at lapis upang gumuhit. Siguro lumayo siya para hindi natin makita ang kanyang iginuhit. Tanong ko sa mag-asawa. Hayaan na lang natin siya. Siguro ay tayo ang kanyang ginuguhit. Ang sagot ng nobyo ng dalaga. Akala ko ay ako lang ang may kakaibang nakakapansin sa pintor. Alam kong may napapansin rin kakaiba ang pamilya sa kanya. Pero dahil sa may magagandang ugali sila, ay hindi nila ito pinag-uusapan. Itinoon lang namin ang aming atensyon sa ibaba ng burol
ang ganda ng aming nakikita. Ang hotel na aming tinutuluyan ay nasa itaas ng Burol kung saan kitang-kita ang buong isla. Wala na akong makikitang kasing ganda ng lugar na ito. Ang simoy ng hangin sa lugar na ito ay may halong konting lamig na hindi ka giginawin. Ito ay parang diamante sa linis, napakalambot, napakalambing. Ito ay parang niyayakap pati ang iyong kaluluwa. Makikita sa taas ng Burol ang bundok ng Asya na nagkukulay kayumanggi. Ito ay makikita sa kaliwa ng dagat. Sa malayong kanan naman ay ang kulay berdeng kabundukan ng Europa. Kitang-kita ko ang lugar ng Chalki, isa sa siyam na isla ng Princess Archipelago. Ang lugar ay nababalutan ng kagubatan na parang umiiyak na panaginip. Sa islang ito nakatayo ang isang malaking gusali. Isa itong hospital na ginamit upang gamutin ang mga pasyenteng may nakakahawang sakit na kumitil na maraming buhay ilang taon na nakakaraan. Ang dagat ng Marmora ay may malalakas na mga alon na pinaglalaroan ng iba't ibang kulay na parabang batong opal. Sa pinagdaungan ng aming barko, ang dagat ay maputi, kagaya ng gatas na may rosas. Ito ay may natatanging kagandahan. Wala akong makikitang malalaking barkong naglalayag sa dagat. May dalawa akong nakitang maliliit na barko na may watawat ng Inglaterra. Ang isa ay kasing laki lamang ng aming sinakyang barko at ang isa naman ay mas maliit pa. May mga dolphins din akong nakikita na tiwalang tumatalon sa tubig. Sinasabayan ang direksyon ng mga barko. Humiga ako sa damuhan at nakita ko ang mga agilang kalmadong lumilipad sa asul ng mga ulap. Sinusukat ang agwat ng dalawang kontinente. Ang damong aking hinihigaan ay may mga tanim na mga rosas. Ang bango nito ay natatangay ng hangin kahit ilang metro ang layo nito mula sa amin. Pinakalma naman ako ng amoy ng kape mula sa coffee house ng hotel. Ang bango nito ay lumilipad kasabay ng mga hangin patungo sa aming direksyon. Ang epekto ng aking naaamoy at nakikita ay may angking hiwaga. Kami lamang ay umupo sa damuhan at hindi nagsalita ng ilang oras dahil sa dulot na ganda nito sa aming kaluluwa. Ang babaeng anak ng mag-asawa ay nakahiga rin sa damuhan at ang kanyang ulo ay sinusuportahan ng hita ng binata. Ang kanyang maliit na mukha ay nag-iiba ng kulay dahil sa nagdaraang mga ulap at mula sa kanyang bughaw na mga mata ay biglang pumatak ang mga luha. Nilapit ng kanyang nobyo ang kanyang mukha sa dalaga at hinalikan ang bawat patak ng luha nito. Ang ina ng dalaga ay napaluha rin at maging ako ay nalungkot sa aking nasaksihan. Ang lugar na ito ay may hatid sa aking saya, ang bulong ng kanilang anak na babae. Alam ng Diyos na wala akong kaaway. Pero kung meron man, ay mapapatawad ko siya sa lugar na ito, ang mangyak-ngiyak na boses ng kanyang ama, at muli kaming tumahimik. Kami ay sobrang saya sa mga oras na iyon at ang katahimikan ang nagsisilbing respeto para sa kaligayahan na aming nararamdaman. Hindi namin namalayan na umalis na pala ang lalaking pintor. Ilang oras ang nagdaan nang mapansin naming ang mga ulap ay nagkulay abo. At dahil dito ay pumasok na kami sa loob.
Tinungo namin ang loob ng hotel na parang batang gagagaling lamang sa isang laro sa maghapon. Umupo kami sa veranda ng hotel. Nandito na rin pala ang pintor at kinakausap ang Pranses na tagapantay ng hotel. Silang dalawa ay parang nagtatalo at nang makita kami ng Pranses ay iniwan niya ang pintor. Kami ay kanyang pinuntahan sa aming kinauupuan. Kinausap ng nobyo ng babae ang Pranses. Mawalang galang lang po. Kilala niyo po ba ang lalaking pintor? Ano ang pangalan niya? Walang nakakakilala sa pintor na yan, ang sagot ng Pranses, at siya ay tumingin sa sahig. Tinatawag lamang siyang ang tagapagguhit. Isa ba siyang pintor o isang artist? Ang tanong ng binata. Siguro, ang sagot ng Pranses. Ang iginuguhit lamang ng taong yan ay mga mukha ng taong namatay na. Siya ay kilala sa Constantinople at maging dito sa lugar bilang tagapagguhit ng mga mukha ng mga taong namatay na. At kailanman ay hindi siya nagkamali. Siya ang kinuhang tagapagguhit ilang taon na ang nakakaraan. Para siyang buwit. Biglang sumigaw ang mag-asawa at mula sa kanilang balikat ang kanilang anak na babae ay wala ng buhay. Biglang tumakbo ang nobyo ng babae at hinabol ang pintor. Gamit ang isang kamay ay nawakan ito ang kanyang balikat. Tumilapon sa hangin ang kanyang iginuhit. Kinuha ko ang mga papel na nahulog sa sahig. Dito nakaguhit ang aming mga mukha. Ang aming mga mata ay nakapikit. Habang nasa loob ng kabaong